Puro naman kasi tayo tenge. Ang hirap mag-antay ng load. Hindi ko alam kung mali ba ang pagpunta ko rito sa Turk o wrong timing lang kasi humina. Kaya ang nangyayari, puro tayo waiting, puro tayo tulog. Buti nilang meron ako dito, meron akong exercise kung hindi, nako. Lalo akong naiinip habang naghihintay. Kasi umabot ako ng ano eh. Minsan, 36 hours to... Alright you guys, magandang araw po sa ating lahat. At ang current location natin, dito tayo ngayon sa North Portal, North Dakota. Nihintay ko yung aking itong load kong ito na maklear. Tagal ko na rito actually, mga magtatatlong oras na yata akong naka-stop dito para maklear lang itong load natin, no? Ang tagal. Kaya naman hindi ko sinabi yung pagkakataon. Talagang nag-workout na lang ako. Kaya tayo, medyo pawis-pawis pa ako. Wow! Ayan. Hindi ako magaganda ng magandang... Hindi ako... Ang bayan, nabubulol ako. Hindi ako makagawa ng magandang content natin kasi... Puro naman kasi tayo, tenge. Wow! Ang hirap mag-antay ng load. Hindi ko alam kung... mali ba ang pagpunta ko rito sa Turk o wrong timing lang kasi humina. Kaya ang nangyayari, puro tayo waiting, puro tayo tulog. Buti nilang meron ako dito, meron akong exercise kung hindi, nako. Lalo akong naiinip habang naghihintay. Kasi umabot ako ng ano eh. Minsan 36 hours to 48 hours na paghihintay ng reload, guys. Sa loob ng 15 days, nasa dalawang biyahe lang, maswerte na yung pangatlo. Antumal. But anyway, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo itong loob ng truck kung gaano kakalat kapag ako ay nag-workout. Ayan nyo. Di pa ako nakakapag... linis, di ko pa ay sinusole yung mga gamit ko. Ayan, ganito lang yun, oh. Ayan, nandyan pa yung aking mga barbell. Naka taas pa yung aking bed. Kasi wala ang malawak na space, ganyan lang. Pinagkakasa ko yung space ko yan na nagbubuhat-buhat. Ayan, kasi naman lagi tayo nakahiga. Ayan, tinatabi ko lahat yung mga baon ko. Oh, dahilan, makalat. At, nandito yung kumot ko, dyan ko nilalagay. At yung aking mga unan dito, sinisiksik ko na lang dyan. Nahanapan ko na ng pwesto. At itong mga damit kong itong ginamit, basang-basa ng pawis, pati sa lawal. Ilabas nga muna natin, since naman mahangin sa labas para matuyo. Ayoko lang idamp kasi doon sa lagayan ko ng labahin kasi siyempre basa, mga ngamuisi eh. Patuhin muna natin bago natin wala naman makikialam dyan eh. Damit mo naman yan eh. Diyan ka lang muna. Sarado natin kasi para hindi pumasok yung hangin dito kasi basa-basa pa ako ng pawis. Guys, dito tayo sa Duty Free Americas North Portal. Ayan, North Dakota. Ayan, oh. Lapit na akong mag 3 hours in sleep run sarili ko rito. Ayan. But anyway, samahan nyo ako magluto. Pagkatapos natin magluto, iikutan natin ito, itong truck. At sabi naman ni Sir Dispatch, it looks like magiging okay daw yung load kong ito within 1 hour. It looks like, ah. Magprito tayo na ng ham. Meron akong ham dito, guys, oh. Prituhin na natin 'to tapos ipalaman natin sa tinapay. Yan. Mga baon natin. Meron pa naman akong baon dun na mga gulay pero para may iba naman.
ano naman dyan ka muna. At latag ko nga itong ano, ay mga konti pa akong mga ano yan, mga baon. Ito, magtinapay tayo, good source of carbohydrate. Pagkatapos pag-prito tayo ng ano, ng ham. Tatag natin dito para maayos. Lutuan natin. Alright you guys, ito, nakaset up na. Magluto muna tayo ng tanghalian at saka hapunan natin habang naghihintay tayo rito sa ating load na maklear. Ayun nga, gusto ko lang ipagpatuloy yung kwentuhan natin. Na hindi ko alam kung ang kumpanya ko ngayon ang mahina o lahat ba ay humina. Hindi ko sure eh kung lahat humina kasi talagang grabe katumal dito. Muli kong sahod dito eh, muntik pa akong manegative. Kayo ba'y kumain na? Kain-kain muna tayo guys. Mag-ham muna tayo tapos tinapay. Kuting na may mga baon din tayong ganito eh. Ito paano? Oops, namatay. Buhayin ko lang yung aking ano. Kaysa, coconut oil nilang gamitin natin pang prito. Para medyo ano, ano ng konti. Total naman ito, madaling maluto lang ito kasi actually itong ano na to eh, luto na to eh. Kumbaga sa ano, iwawarm mo na nga lang itong ham na to eh. Hindi na kailangan yung sunugin pa oh. Saglit lang, buhayin ko lang yung truck kasi battery para ano. Alright guys. Oh, may mga ano ko dito eh. Mayonnaise, mga kung ano-anong hens, real mayonnaise, kinuha ko sa truck stop. Mga ba? Pwede nating ano, magamit na panlasa sa pagkain. Kasyahin natin ito, maliit na space. Wala ko mag-almusal. Kumain. Tara guys, kumain muna tayo. Kain muna tayo. Ginapay tayo ngayon. Ay, ang tumal ng biyahe mga lodi. It's not worth it, kumbaga.
sana nung mga unang linggo ko rito. Maganda pa sana, kala ko tuloy-tuloy, wala. Natikim lang ako eh. Wala na. Na guys, kain tayo. Yes! Yan, gin natin ng ham yan. Ayos. Lawin mo na para ganda-ganda. Bayan tayong dalawang sliced bread, mayonnaise, tapos dalawang hiwang ham. Guys, kain tayo. Pagkatapos nito, ikutan natin ng truck. Tapos ayusin ko itong higaan ko rito. Alright you guys, yan. Gusto ako kumain, busog na busog ako. Ngayon, it's time for cleaning up na sa loob ng truck. Ayan, kita nyo. Meron pa ako natira, hindi ko naubos yung aking pritong ano, ham. May tatlo pa. Napunan ko na siguro ito. Alright. Tapos, linisin ko itong loob ng truck. Yan. Bakyan kasi dinala ni Mrs. sa bahay nung ano, inuwi niya kasi pinanglinis niya sa kotse eh. Hindi pa naiba, nakakalimutan naman dalhin dito kaya daanin ko na lang siya sa walis-walis. Yes! Ng konti para marumihan na naman. Okay na yan. Linisin din naman natin ng truck. Loob ng truck. Alright. Okay. Alright. Naman tama. Linisin. Para pag ano, narumihan, linisin ulit. Ito nga ba? Siyempre, natira tayo rito sa truck guys eh. Alright. Yan. Tama na muna yung ganyan. Okay na yan. Ang tama para may madumihan na. Pagkaano, madumihan na naman, linisin na lang ulit. Yes! Alright, guys. Kaya kayo nyo. Na-organize ko na lahat. Ko na yung mga gamit ko in a proper places ayon sa gusto ko. Ang importante ang panan natin dito clear, walang mag-roll over na kung ano dito sa ating preno at sa ating gasolina. Yan out of course sa harapan walang bagay dyan na ano, obstacle na maaring maka-interfere sa paningin natin sa windshield. Yan. Nandun na lahat yung mga gamit kong yan. Mga tubigan, blender, pakuluan ng tubig. Dito, may malapit ako ditong inuman ko. Siyempre, tinanggal ko na rin yung basura ko, mga dumbbell ko nasa maayos na lugar na, oh. Nandiyan yung isa, nandun din yung isa para hindi siya gagalaw. At itong basura ko itatapon ko mamaya doon sa ano. Okay, ko muna rito. Ibaba natin. Tapon ko diyan sa basurahan diyan, maraming basurahan diyan sa duty free na 'yan. At nandito yung sapatos ko. Diyan ka lang muna. At ito. At saka itong aking ano, walis dito sa loob. Tago lang muna natin dito. Habang inahantay natin yung ano, diyan ka lang muna. Clearing ng ating paper.
ang ating load pala, yan. At syempre ayos na itong bed natin, na-organize ko na, nandyan na lahat. Masarap na matulog nyan. Higa muna tayo. Ayan guys, hila-hilata muna tayo habang inatay. Masarap, ang lambot ng higaan. Ang tagal. Uy, may nagtik siya ta. Ano bang sabi rito? Hindi pa daw clear. Hindi pa clear ang ating load. Mag-aantay pa yata ako rito. Higa-higa muna ako mga kaibigan. Pagkatapos iikutan natin ng truck. Yes! Alright, set. It's about time. Clear na daw yung ating load. Yes! Switching natin guys itong truck natin bago tayo tuloy dumiro diretso. Tara, samahan nyo ako, labas tayo. Okay. Alright. Yan, check natin ang mga ilaw. Oop, nalaglag pa pala yung aking ano. Daling ko na ito sa basura mamaya. Check muna natin tong ano natin. Ibanti ko lang kasi ano doon. May tubig doon. Ibanti lang natin. Tatawid tayo dyan sa border eh. Natin mga ilaw, check natin ang gulong. So ano yung ating martilyo? Martilyo. Temperature zone 1 zone 2, dalawang zone kasi ito eh. Kumbaga dalawang ano, dalawang klase ng product ang nasa loob, dalawang temperature. I mean isang product lang which is karne pero magkaibang temperature. May tripod pa ang laman ng gasolina natin. Naghihintay din siguro ito. Yung ilaw natin lahat gumagana. San dumi? Ano ngayon? Tag-ulan na. Okay, dito sa likod lahat ng ilaw natin gumagana. Silyado pa naman. Okay, lado hanggang sa taas, hanggang dito. Gumagana ang mga ilaw. Check natin maigi guys kasi mahirap na, baka mamaya matikitan pa tayo. Wala na nga tayong kinikita eh. Wala na ang kinikita, matikitan pa kung may diferensya. Yan. Ayos. Mga ilaw.
Tapo ko lang sa basura tapos alis na tayo. Check lang, chinik lang natin yung mga gulong. Tapon lang natin sa basura. Duty free. Mga naghihintay. Guys, tara. Since clear na tong loot natin, para makalarga na tayo, marami pa tayong malayo pa yung biyahin natin. Mga 600 miles pa mula dito hanggang Calgary, Alberta. Hey. Woo! Guys, alright. Yun. Alright guys, tara. Sa wakas, almost 7 hours akong naghihintay dito para lamang maklear ang load na to. Ang haba.
support tsaka yung ating AC. Hi! Good afternoon. Just you with the vehicle? Yes, ma'am. I'm alone. Where do you live? Winnipeg, Manitoba. How long were you down in Manitoba? Since the 7th. Did you buy anything? Oh, no, ma'am. Do you have alcohol or tobacco with you? No, I don't. What's in your trailer here? Meat, ma'am. I pick up in Jensenville, Sheboygan, Wisconsin. And where are you delivering to? Calgary, Alberta, Americold. Yeah, it's one delivery. What type of seal did they give you? Oh, it's the metal one. The blue, like a string. Okay. Yeah. The cable seal? Yes, ma'am, that's the one. You were all set to go. Thank you. Thank you. Yeah, you too. Wait, see mama. Nakatawid na tayo mga lode sa pag-aantay natin ng napakatagal. Stop lang ako dito. Buhayin ko yung trailer ko. Tapos dire-diretso na tayo. Keep right on Highway 39. Guys, officially nasa Canada na tayo ulit, oh. Ngayon, lagay ko lang ito dito. Tapos dire-diretso na tayo. Nakakapagod, guys. Magantay na ganito katagal ng load, ng clearing. Ayoko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. So paano mga kaibigan, hanggang sa muli, no? Hatawin ko na to para makalayo-layo ako ngayon. Peace up, ingat kayo lagi dyan. Bye for now. Lakay Pinoy Tracker.